Senator and longtime Duterte ally Ronald de la Rosa raised a lot of eyebrows last week when he submitted his certificate of candidacy for president just before the deadline of filing of COCs. Now, many believe he's just warming the seat for presidential daughter Sara Duterte-Carpio. But de la Rosa insists he's serious about his candidacy. The senator now joins us. Senator de la Rosa, good afternoon. Thank you for joining us today. Good afternoon, Carmina, and thank you for inviting me. So how are you? Are you still in a state of shock? Starting to normalize. Gaano ba kayo nagulat at nakapag-usap po ba kayo ng misis ninyo bago kayo nagdesisyon? Actually, hindi. Dahil sinabihan ko na lang sila yung nagpa-file na ako. Yun na. Kasi mabilisan yung pangyayari. Takbo kagad ako doon sa Sofitel file. Then while in the process of filing, tinatawagan ko sila. Informing them na I'm here. Mm. At ano pong sabi sa inyo ng pamilya ninyo? Medyo nagulat sila. Nagulat, but still, they expressed their full support to me. Wala man silang magawa dahil andun ako eh. Hmm. So, supportado nila ako. At wala rin po kayong nagawa? Hindi po biro itong napasok ninyo? Well, hindi sa walang nagawa, walang magawa. I could have declined the offer if I was purely made to understood that ang purpose ko talaga doon na mag-file is as placeholder lang or caretaker lang ng posisyon na ito. Mm-hmm. But the exact words that was given to me was that when I asked them, why me? I was told by Secretary Cuse that wala nang ibang pwedeng magpapatuloy sa legasiya na iniwan na naiiwan na ating Pangulong Duterte pag alis niya sa opisina. Yung laban natin sa drugs, korupsyon, kriminalidad, insurgency, terrorism, yung build, yung ating pandemic response program, yung ating economic recovery amidst the pandemic. So, ikaw na ang pwedeng magpapatuloy dito. Hmm. So I'm convinced. So pumunta ako. But so, I have at the back of my mind, alam ko may posibleng scenario ito na pwedeng mangyari na because even me myself, I really long for Sara Duterte candidacy for the presidency. Yan ang gusto ko talaga. Pero anyway, everything naman is perfectly legal. Kung mangyari man yan, nandyan naman yan sa batas. Very clear man yan. So, andito ako. As I've said, I'm a team player. I am willing to place the party's interest over and above my personal interest. Kung meron man akong personal interest. Opo. Senator, because you were quoted to have said that, you know, in so many ways, you followed like a good soldier. So it was clear to you what the mission was. Yeah. I am a good soldier. I follow orders coming from the leadership of our political party. Mm. So yung mission po na binigay sa inyo, you just clarified it. It wasn't as if this is part of the smoke screen, the smoke and mirrors to, you know, just warm the seat for Sara Duterte. Klaro sa inyo nung nakausap kayo na kayo talaga ang pinili. Yes. At hindi yes. Bilang placeholder. Hindi lang placeholder, kundi ako talaga. But at the back of my mind, alam ko na mayroong pang October 25 na November 15 na deadline for substitution. So alam ko posible pa mangyari. And I myself, I'm trying to convince Mayor Sara na kung pwede, siya talagang tumakbo. When was the last time that you talked to her? Text. You know, 4 days before the deadline of filing of candidacy. At ano pong sabi sa inyo ni Mayor? Nagpasalamat lang siya. I texted her that, ma'am, the president has already withdrawn from his nomination for vice presidency. So that is a sign, that is a manifestation that he is true to his words when you agreed
between the two of you that only one Duterte will be filing for a national post. So may dagdag pa ko sa dulo. Maluoy ka, ma'am. Sige na, ma'am, maluoy ka. I was pleading to her na tumakbo na. Mm-hmm. And her answer was daghang salamat sa suporta, sir. So maraming salamat daw sa suporta. Yun lang naman ang sagot niya. Mm. And since filing your certificate of candidacy for president, have you talked to her? I tried to text her once nung nabalitaan ko na naka-quarantine siya dahil sa COVID. Apa. At tinext ko siya na, ma'am, huwag kang magpatpatalo dyan. COVID lang yan. Fight. So, hindi naman siya sumagot. So, hindi ko na pinalapan dahil yun nga, under quarantine. Papahingahin muna natin siya. Paano kaya yung pag-uusap sa partido, Senator De La Rosa? Kasi she was very resolved in her statement that she will never run under PDP-Laban. Hindi po maganda ang pananaw niya sa partido ninyo. So kung mangyayari man, napapalitan ka niya, paano kaya mangyayari yun? If magbago yung isip niya at gusto niyang pumalit sa akin, she can be inducted into our political party anytime. Madali lang siya swear in anytime. At pag naging membro na siya, she will be available to be issued with the CUNA, Certificate of Nomination and Acceptance. And magpaila siya na si Uso niya before November 15. Mm-hmm. And that would be the scenario. That's the scenario. And are you and your party mates preparing for that scenario? Hoping and praying na may mangyaring ganon. But kung wala mangyaring ganon, then I am in for a one big fight. Alam niyo ba, Senator, kung... But how does that make you feel? Considering that kinausap po kayo, you could have declined, you said, but they made it clear to you that you alone can continue the legacy of the president. And yet, on the other hand, parang hindi po rin buwang kumpiyansa dahil they're still hoping for the mayor, Sara Duterte-Carpio, to change her mind and take her place. Where does that put you and how does that make you feel, Senator? Well, you mean you're implying that do I feel betrayed? Ganon? You tell me. Oo, you tell me po. Kung ano po ang pakiramdam po ninyo? No. Being offered to run as the president, the highest position in the land, is already enough honor for me to be considered as the standard bearer of the ruling party, PDP-Laban. I'm proud of it. Would you know, Senator, if there are, because as you said a while ago, in your personal capacity, you've been exchanging texts and trying to convince the mayor to change her mind. Pero sa grupo po ng partido, alam niyo ba kung may conscious effort? You said they're hoping and they're praying, but what about conscious efforts, really, to convince her? I don't know. I don't know the efforts of the party leadership. Mm-hmm. But I know, kahit sa sino sa kanilang kakausap, wala nang ibang pwede pang makapag-convince kay Mayor Inde Sara Turan kundi yung father niya. In the end, family matters. Yun ang father and daughter relationship will prevail. So yung father lang talaga ang expected natin na makapag-convince sa kanya. Balik po tayo sa preparasyon ninyo because as you said, you know, you're willing, you've accepted. You have it in your heart now that you're the standard bearer. How are you preparing for it? Well, alam mo, yung preparation is para bang merong while you're preparing, you're thinking about there's a sword of Damocles. How do you pronounce that? Damocles. The sword of Damocles. Basta sa Bisaya, Damocles yan tawag namin. The sword of Damocles is hanging behind your head. Dahil dyan sa November 15 deadline. But still, we are starting our preparations. And the party itself is already rolling out its caravan for Bago, Bato, Go tandem.
How will your administration be different? Will it be different at all from this current administration? What will you do differently? Well, President Duterte is unique. There can never be Duterte Part 2. There can never be Duterte Part 2. He is a unique leader. Iba siya. So you expect that if susertihin tayo, you expect that my administration will be sort of patterned doon sa pagpapatakbo ni Pangulong Duterte, but slightly different in some aspects. Like what aspects? How different? Nakikita naman natin, di ba, kung ano yung mga loopholes ngayon. Itong nangyari ngayon, nakikita naman natin. So we'll try to correct that. Like for example, yung ating war on drugs. I am willing to adjust. Ipagpatuloy ko pa rin yung gira natin, kampanya natin laban sa droga, but still with modifications. Like pagbawalan natin yung ating kapulisan na mag-conduct ng anti-drug operations na walang suot na body-worn camera. Kailangan talagang to be for an anti-drug operation to be legitimate, meron talagang suot ng body-worn camera. Senator, we do know that you're one of those accused at the ICC as having committed crimes against humanity in the pursuit of this bloody war on drugs. If you win, Senator, should you win, are you going to use your position to protect not just yourself, but the president as well? Or will you cooperate with the ICC? Well, alam nyo, from my standpoint, I deeply believe that their investigation talaga ay walang basis. Kahit sinong talungin natin dito sa Pilipinas, is our judicial system not working? Is our courts not working? Are our courts not working? Is there crimes against humanity? Ikaw, Carmina, tanungin kita. Prangkahan lang tayo. Do you see crimes against humanity happening in the Philippines? I don't think so. So it is my duty, it is my right to protect myself. But then again, for transparency reasons, then I will tell them, go ahead, you investigate. Para malaman yung katotohanan na niluluko lang ninyo ang sarili ninyo. Or niluluko kayo ng mga kababayan namin na gumagawa-gawa ng report dyan sa inyo na pinaniwalaan naman ninyo. Senator, will you then reinstate the membership of the country? No, that would be a slap in the face of the president. Why would I para kung kumuha ng bato na ipukpok ko sa ulo ko diyan. Ibalik ko yung membership natin sa ICC. Tingnan mo yung mga magagaling na bansa, nagpamembro ba sila diyan? Hindi sila nagpapa alipin diyan sa mga European na yan. Look at US, membro ba? China, membro ba? Indonesia, membro ba? Hindi sila nagpamimbro. Pero basihan ba yun sa pagiging miyembro ng Pilipinas? Yung membership ng iba, yung sinasabi niyo po. Hindi nga sila nagpamimbro dahil alam nila na this European body will exert their supremacy over other countries. Bakit tayo magpamembro International Criminal Court? Bakit? Wala ba tayong sariling courts dito? We have our Supreme Court. That is perfectly functioning. Bakit tayo magpamembro dyan? But as you said, should you win, you will cooperate for transparency. For transparency reasons. I will tell them, go ahead, you investigate para malaman ninyo. Makita nyo katotohanan at mapapahiya kayo. Yung kiniklaim ninyo na 20,000 or 30,000 na namatay, baka sinama niyo yung mga COVID deaths dyan. Kaya umabot na ganun. Senator, I want to go back to the process within the party because, you know, a lot of people were shocked. Alam niyo rin po yan, hindi ba? Kung bakit
kung bakit kausap ko kayo ngayon bilang presidential contender at hindi lang bilang senador. Now, the question is, how do you expect voters to respect you as a presidential candidate when it is clear to them that your very own party did not respect the process within? Is the process not respectful enough for the people? Kung meron mong process, whether it's mabilis na process or mabagal na process, still, it underwent a process yung pag-nominate sa akin. Oh, dumaan man sa proseso. Posible naman hindi dumaan sa proseso. Hindi ba yung pinag-usapan ng liderato o sino? Sino ba ang ating final option? We are running out of time. To be frank with you, we are running out of time. Sino ang ating pipiliin dito? So nag-usap na sila at kinusulta si Pangulong Duterte, Sir, okay ba ito? Si Bato natin yung patakbuhin. Then napag-usapan nila. So that's the process na ginawa nila. Kung meron mang mabagal man o mabilis ang proseso, but still, may process na ginawa. Ano ho ba talaga nangyari, Senator? Can you give us the inside story here? Why was it that all of a sudden, things were just thrown into disarray? It was very clear you had a process from the start, and then as you yourself said, all of a sudden you found yourselves running out of time. Well, di ba? Initially, the nominated standard bearer was Senator Bongo, and the vice presidential candidate was Senator Duterte. Mm-mm. Pagdating ng panahon, nag-withdraw si President Duterte from that nomination. Sabi niya, he is retiring from politics. So, yung binakit niya na position, nag-slide down si Senator Bongo. Doon siya nag-file si Jose. So, bakante ngayon ang presidency, yung standard bearer. And to be frank, kahit na hindi nila sabihin sa akin officially, the party is hoping na tatanggapin ni Mayor Inday Sara yung invitation sa kanya to be our standard bearer. Yan yung hinihintay natin. But since hindi talaga nagbago yung decision ni Mayor Inday, then nag-scramble ngayon ang liderato ng PDP-Laban na maghanap ng standard bearer. At Senator, ako, Senator, I want to move away from the elections first and focus on one of the really important issues hounding the country today, and it's the pandemic response and the Blue Ribbon Committee hearing into the pandemic spending. Senator, nabanggit niyo po before, and let me just, pasensya na po, kailangan na natin magsalamin. Let me just read to you what you said. I think this happened a couple of weeks back. Ang sabi niyo po, in fairness kay President Duterte, I have known him for 35 years at alam ko kapag ang isang tao niya ay ma-involve sa isang corruption, hindi yan tatagal, tanggal ka agad yan. But kung ganun po ang pagkakakilala niyo kay Presidente, why did he have to issue that memo barring cabinet officials from attending or participating in the Blue Ribbon Committee hearing? Kung katotohanan lamang po ang pinag-uusapan dito, Senator. Well, the context there, Carmina, is very clear. Naramdaman ni Pangulong Duterte na hindi na investigation in aid of legislation ang pakay ng committee na ito, kundi investigation of in aid of whatever popularity contest. Dahil umahaba na eh. Masyado na mahaba. Isipin mo, 12 hearings na nangyayari? 11 or 12 hearings? Oh, anong purpose ng 12 hearings na yan? Alam mo, in fairness to the chairman, Senator Gordon, he is a brilliant lawyer. Hinahangaan ko yan. Ako, isang pulis lang, investigador na pulis. And I have done criminal investigations in my whole life. Kung mag-hearing ka dyan, isa, dalawa, tatlo, or apat na hearings is enough already kung makuha mo na yung katotohanan. If you are, I'm sure you will be able to unearth kahit na first hearing mo pa lang. First impression is lasting. Second, third, fourth, maximum na yan. You can get the bottom of it already. You can unearth the truth. Pero kung kahit na abot ka ng 1,000 hearings, 1,000 times na hearings, if kung wala kang ma-unearth na truth, then wala ka talaga makukuha dyan. But how can...
If the goal is to unearth the truth, how can issuing this memo help to unearth the truth? Ay, nakapagsalita na nga lahat ng mga kwan, lahat ng mga resource person, nandiyan na, pabalik-balik na. At the same time, parehong mukha ng mga senador, pabalik-balik ang tanong, pabalik-balik ng mga senador, patanong-tanong everyday. So nagsawa na si Pangulong Duterte, sabi niya, ano bang gagawin itong mga tao ko? Wala nang, hindi na ito makapagtrabaho. Puro na lang harap dyan sa kanila at ginagawa na nilang, anong purpose ito? Mag-eleksyon na? Kailangan natin ito para sa eleksyon? Hindi naman siguro. Hindi matangay si President Duterte na gagawin niya yan without any apparent reason. But Senator, mahirap magsalita kasi nasa gitna ako eh. I am closely identified with President Duterte. At the same time, I am a member of the Senate. Mahirap yung siraan ko yung institution to where I belong. Hindi ko pwede siraan yun, but I am just expressing the sentiments of President Duterte on the context, within the context of this ongoing Senate hearing. But I'm also talking to you now, Senator, as a senator and as a member of the Senate Blue Ribbon Committee. You could have also asked questions and laid out the predicate if you think that's, you know, the questioning is going some other way. Why haven't you done so? Uy, hindi mo ba nakita yung sinabi ko? You asked me that question, yung sinabi kong ganun. But before that, nagreklamo na ako kay Chairman Gordon na sabi ko, kung ganito tayo palagi, yung hearing natin, kami ni Senator Tolentino, alas 8 pa kami physically present dito sa building. Alas 8 pa, andito na kami. Taas kami ng taas ang kamay, hindi kami na-recognize. And recognize mo palagi yung mga I was listed number 7, Tolentino was listed number 8. Ang in-entertain mo yung singit ng mga number 14, number 13, number 15 sa listahan. Paano kami angat dito sa priority list kung hindi natin susundin ito? Singit na lang singit yung pinapaboran mong patatanungin dahil puro anti-Duterte na mga tanong. Kami na kaalyado ni President Duterte, hindi napapansin, hindi nakikita. So nagsawa ko at saka I cannot attend to that to those 12 hearings na ginagawa ni Senator Gordon dahil meron din ako sariling committee hearings na ginagawa. Meron din akong budget hearings na ginagawa being vice chairman of the finance committee. Marami rin akong ginagawa. Hindi ko pwedeng araw-araw nandoon. Naka-discourage ka lang, magpalista ka ngayon. Nandoon ka sa hearing, nalista ka. Number kasi palagi yan eh. Every hearing after ng magsalita yung committee chairman, priority magsalita ang Senate president. That's the protocol talaga. Then yung Senate pro tempore, yung majority leader, then the minority leader. Apat yan sila palagi nauuna. Sa chairman pa lang, ubos na yung 2 oras nagsasalita. Dagdagan pa ng 4 na opisyalis na ito ng Senado, kami, wala nang panahon para magsalita. Mag-adjourn ng hearing, hindi pa kami nakapagsalita. Dahil sa tingin niyo, palagi yung mga opisyalis ng Senado. Kaya makita mo, the same person asking questions, pabalik-balik. So, Senator, sa pakiramdam niyo po ba, this is just all about politics and this is no longer about the pursuit of the truth? Well, how I wish na truth talaga hinahanap dito. Kasi ako mismo, I am urging Senator Gordon to file his... alam ko, meron na siya nakita dyan eh. First, second, third hearing pa lang, meron ka na makukonclude dyan. Mag-file na sana siya ng committee report para makapag-file na kagantay ng kaso kung sino dapat mananagot dito. Kung meron mang corruption dito, dapat talaga mananagot yan. Hindi natin pababayaan yan. So I am with him in finding the truth, in searching for the truth. There is a perception that the president is defending his former advisor, Michael Yang. Is that true? I don't know. If that is your speculation, then you can have your own speculation. But sa akin, President Duterte, anong pakialam niya? Alam mo bang may structure niya si President Duterte sa akin noon sa Davao pa?
Oh, yung may kilyang na yan, ha? Bantayan mo yan. Monitor mo yan. Kapag involved sa droga, di, alam natin, in-check palagi na involved sa droga doon sa palagi, ha? Hindi ako nagkakaroon ng sinophobia. Kundi palagi talaga yan, Chinese palagi nagdadala ng droga nito. Bantayan mo yan. Kapag nalaman mong may link yan sa droga, upakan mo. Huwag ka mag-isitate. May instructions sa akin noon. Pero in fairness, sa tagal-tagal ko nag-monitor, wala akong nakita. Wala akong na-establish na link niya sa droga. Kaya si Duterte, si President Duterte pa, didipinsahan niya yan. Kung involved yan si Michael Yang na yan, uy, ano pakialam niya? Bitayin ninyo yan kung gusto niyong bitayin. Pero huwag niyong gamitin pampropaganda para sa eleksyon ninyo at para siraan ang administrasyon. Senator, the way the people see it is nakakasawa na kasi. Nakakasawa na tingnan ng mga taong bayan. Pabalik-balik na lang. The same people asking the same questions. Pabalik-balik. So, sabi siguro, I'm just assuming, ha, the context wherein President Duterte was making that decision. Senator, mas matagal ho kayo magkaibigan ng presidente kesa dito kay Michael Yang. Be honest with us. Do you think Michael Yang's involvement as economic advisor or whatever it is, maybe it's the friendship, hurt the president? Eh, sa ngayon, napilit na nililing siya sa ganon, tapos nililing siya sa itong parmali, at ang latay, ang the final latay niyan is presidente pa rin. Siya pa rin tatamaan. Kaya talagang maapektado si presidente diyan dahil nga pilit na ililing sa kanya yung tao. May kasalanan mawala o na-establish man o hindi yung culpability ng isang tao na yan, nililing sa kanya. So doon pa rin sa kanya ang final latay. So nakasira ho ba si Michael Yang kay presidente? Kasi sinisira siya, eh. Sinisira siya. Alam mo na yung moves ng mga kalaban ng gobyerno. Ganun man talaga gagawin, sisirain. Kapag masira yan si Michael Yang, sira rin si Pangulo. Pero in fairness, alam ko, walang pakialam si Pangulong Duterte diyan. Kung gusto niyo bitayin yan kung sino man yung mga involved yan sa corruption, kung meron man. Alam ko si President Duterte galit na galit yan sa corruption. Ang dami ko na nakita na mga close friends niya doon sa Davao na matagal na niya kaibigan, pero pag na-involve ka sa mga issues about corruption, sisipain ka kagad, tanggal ka, hindi ka magtatagal. Senator, alam na po natin yan, galit siya sa corruption, galit siya sa droga, but something just doesn't add up from what you just said. You said a while ago that back in Davao, the president even asked you to monitor the movement of Michael Yang. If he had suspicions then, and this is dealing something to do with drugs, if he had suspicions then, why even appoint him as his economic advisor, Senator? Because we have proven nothing about his links in drugs. Wala kami nakita na links sa drugs. Kaya, why not? Why not? If sa tingin mo, magiging asset yung tao, makakatulong yan sa yung relations with China, kung nakakatulong yan sa yung pakipagkaibigan sa China, sa yung foreign policy, why not? Make use of this person? Okay, Senator, we're going to have to leave it at that. We'd like to thank you for joining us this afternoon. Maraming salamat po sa inyo. You take care and you keep safe. Salamat, Carmina. Carmina, baka mamaya ma-misinterpret mo ako na galit ako sa iyo, ha. Yung ganun lang talaga kung magsalita pag Bisaya. Ganun talaga ang salita ng video. Hindi po ako nakaka-miss. Wala pong misinterpretation. Tsaka okay lang po kung galit kayo sa akin. That's all right. Maraming salamat po, Senator De La Rosa. Thank you, Carmina. Salamat. Thank you. All right.